So, ayun, kung mapapansin nyo, iba yung ating ilaw ngayon. So, medyo nag-upgrade siya dahil may binili akong softbox. Nandito siya sa gilid ko. And yung ring light, nandito siya. And yung softbox nandito. Para, alam niyo yun, contrast lang talaga yung ilaw natin. Sobrang saya ko. Naninibago ko kasi sa ano, sa ilaw. Parang ang ganda niya pala talaga sa camera. Kapag maayos yung ilaw mo, gano'n. Ayun, sobrang natutuwa lang ako dahil nabili ko na yung matagal ko nang gustong bilhin itong ilaw. And upgraded na yung ating pailaw dito, yung ating lighting. Nga pala, gagawa ako ng aking filming setup. Just comment below kung gusto nyo makita yung aking filming setup, gano'n. Yung mga camera, microphone, ilaw na mga ginagamit ko. And everything. So, ano, ang ganda ng background ko. Wala na akong shadow. Gagawin natin today is makeup tutorial dahil alam ko naman na sobrang na-enjoy nyo ang makeup tutorial, mga product review, ganon. Pero today ang gagawin natin is full face using yung mga ginamit kong makeup or yung mga nabanggit kong makeup dun sa aking haul, yung aking Watson's haul. And, ang gulo. So, ayan, without further ado, let's get started. Yung unang product na itatry natin is yung foundation. And, meron ako dito yung L'Oreal na Infallible Pro Matte. Alam ko masyado na akong late para itry itong L'Oreal Infallible Matte na to dahil matagal na siyang na-release, agad na siyang lumabas dito sa Pilipinas. And, ngayon lang ako makakatry nito. Ang shade ko dito is yung 108 Caramel Beige. Nga pala, yung mga babanggiting kong makeup products and yung mga prices nila, ilalagay ko na lang sa description box. So, lalapit ko lang sa aking face. Sure ng packaging niya, guys. Ayan, sa likod. Nakalagay sa likod na pro tip. Smooth unto skin in rolling motion for flawless coverage. So, ayan yung consistency niya. Ayan. Hindi naman masyadong liquid, hindi rin masyadong thick. Sakto lang. And, itry na natin siya sa ating face. Medyo may pamamalat yung labi ko kung mapapansin nyo. Binalatan ko kasi yan. Talagang hindi ko matiis. Sobrang dry kasi yung lips ko. So, ilagay muna natin siya dito sa side ng ating face. Hoping naka-shade ko to. Hindi ako yung pumili ng shade ko. Nagpatulong lang ako sa sales lady. Sa nakikita ko, parang medyo dark. Itong shade na Caramel Beige. So, gagamit lang ako ng sponge kasi ito naman talaga yung ginagamit pang blend ng mga foundation, gano'n. Uy, ang smooth! Ayun lang, medyo umitim yung skin ko dito dahil maitim lang siya sa akin ng sobrang konti lang. As in, one shade darker lang siya sa akin. Pero, okay na din. Ayan, so makikita nyo mas maputi itong side na ito. Dito, natakpan din niya yung pimple marks ko. Oh, galing! Ang coverage niya is medium to full. Buildable siya. First layer pa nga lang siya, guys. Pero, ang coverage niya is medium na. Medyo dark sa akin yung foundation. Pero, okay lang yan dahil magko-concealer naman tayo. Lagyan ko lang din tong aking kabilang side ng foundation. And, I'll be back. Wala naman siyang matapang na amoy. May amoy siyang konti, pero hindi ganun katapang yung amoy niya. Comparing dun sa Maybelline na Fit Me, mas matte ito, itong finish niya. Pansin ko parang mabilis siyang mag-set. And so far, sa foundation na nagamit ko, maganda siya. And yes, nagustuhan ko yung foundation. Sobrang smooth niya sa face. Kahit sa camera, in person, smooth siya. Yes, ang smooth ng face ko today. Sa concealer, gagamitin ko is itong Maybelline na Age Rewind Eraser Dark Circles. Shade ko dito, ay 122 or sand. Ayan yung shade ko. Itong packaging, plastic, tapos may sponge siya. Para sa akin, parang, syempre, kapag lagi mo na itong ginagamit, medyo hindi siya hygienic. Kasi pag may sponge, parang aksaya din siya sa product. Twist lang natin para makalabas yung product. So, ayan siya, guys. Ayan, medyo maputi sa akin yung concealer. Lagay ko lang siya dun sa aking under eyes. May tunog siyang ganyan kapag ina-apply. Siyempre, hindi mo naman ito magagamit pang blend. Gagamit ka pa din ng sponge. So, ito yung gagamitin ko, yung aking AOA sponge.
Nakatry na kasi ako ng Fit Me na concealer. Comparing sa concealer na to, Age Rewind is matte talaga siya. Fit Me kasi parang medyo makintab pa siya. Medyo minus yung finish niya. Ito as in, matte siya na concealer. And ayan, nakikita naman natin yung difference. Natakpan niya agad as in yung under eyes ko. Natakpan niya yung under eyes. Yung dark circles sa under eyes ko. Lagay na rin ako dito sa baba. Tsaka dito sa noo. So, ayun, ang ganda ng concealer na to. Mas may coverage siya compared dun sa Fit Me na concealer. Ito, mas matte din siya. Ayan, ang ganda. Tsaka medyo na-lighten niya yung face ko kasi nga, diba, medyo dark yung foundation na nagamit ko. So, ang next product natin is from Maybelline ulit. So, isiset lang natin ang ating face. And yung gagamitin ko is itong Maybelline Dream Satin Skin. Ayan siya. Actually, halos lahat naman ng pressed powder ng Maybelline maganda. So, ayan. First time ko din siyang gagamitin. Base. And yung shade ko pala dito ay 01 Light. So, ito na yung pressed powder sa akin. As in, ang smooth niya. Parang wala na akong ka-pimples-pimples. Parang parehas lang din naman siya naman natatry natin. Super fresh, clear, smooth. Ganun din naman siya. Pero hindi ko lang alam in terms of oil control. Sa kilay na tayo. So, sa kilay, ang gagamitin ko is itong Fashion Brow. Hala, bibili na naman itong Fashion Brow Duo Shaper. And ang shade ko dito ay brown. Dito, powder siya. And sa kabila naman is eyebrow pencil. Wala siyang shape, as in pabilog lang siya yung point nung pinaka pangkilay. Pasensya na po sa aking kilay na hindi natitrim at hindi ko na me-maintain. So, i-feel ko lang siya. Gamitin ko na din yung powder. So, ito na yung kilay ko. Alam niyo ba dati sobrang favorite ko tong Fashion Brow? Parang hindi ako masyadong na-wow sa pangkilay. Siguro kasi marami na akong na-try na magagandang pangkilay talaga. Ano po yung ating pangkilay? Sobrang natural lang ng ating kilay today. Okay naman siya, no? Pangit lang talaga ng kilay ko kasi hindi ako nakapag-trim ngayon. And ayun, maganda naman siya. Sobrang natural lang. Hindi yung super bidabidang kilay. And yung kulay niya, saktong-sakto lang din sa kulay ng buhok ko. Sunod naman is sa ating eye makeup. Ang gagamitin nating eyeshadow today is itong kakabilo ko lang kahapon at hindi ko siya nasama sa aking Watson's haul. Itong Ibi Chocolate Palette or Ever Belena Chocolate Palette. Actually, ang gusto ko talagang bilhin is yung isa pang Ever Belena na palette. Yung bagong labas, yung tag 149 pesos lang siya. Yung clay palette ata yung tawag doon. And tinanong ko sa sales lady, ang sabi naman niya eh, sa Robinson lang daw siya magiging available. Bakit ganun? Hindi siya available sa SM. And ayun. And nabili ko siya ng 220. Kung bibilihin ko yung isang palette, 150 lang siya. And mas maraming yung shade. But anyways, ito yung itsura ng chocolate palette. Ayan siya. Meron siyang mirror, tsaka 9 shade. Ayan. Ayan siya. Ang ganda ng kulay. Talagang wearable. So, sa mga dyan na mahilig sa warm tones, ganun, earth tones, ayan, lagay na natin siya sa ating eyelids. So, hindi ko lang alam kung maa-appreciate natin dahil nga, ang pangit ng kilay ko. 24 months yung kanyang expiration, paraben-free, cruelty-free. So, sa transition, sure, ito yung gagamitin ko. Ayan, tignan natin kung powdery. So, yeah, powdery siya. Pero kung maganda naman yung pigment nito, eh, win-win na tayo dito. So, lalagay ko lang siya dito sa pinakalabas ng mata ko. Ano daw? Uy, ang ganda ng pigment niya. Labas agad yung kulay. So, try ko muna siya palang iswatch. So, ito yung mga swatches nila. Para sa akin, okay naman siya dahil one swipe ito as in isang ganun lang. Tapusin na natin itong ating eye makeup. And gagamitin ko to itong blending brush. Gamit ako ng medyo dark. So, ito yung ginamit ko. Feeling ko nga hindi to transition shade. Medyo ma-dark na siya. Kaya natin siyang intensify nitong shade na to. Ito. So, ayan. Dalawang shade lang yung nagamit ko dito sa palette na to. And dahil wala siyang shimmery shade, ganun. As in, matte itong mga shade na to. And maganda yung kulay niya. In fairness naman, lahat is magagamit mo talaga. And blendable naman siya. Hindi naman ako nahirapang i-blend.
So, ang next na gagamitin natin is sa ating mascara. Hindi tayo mag-eyeliner today dahil itatry natin yung Voluminous Lash... Voluminous Lash Paradise ng L'Oreal. Sobrang excited na rin ako dahil maraming magandang review itong mascara na to. Ang mahal niya, nasa 500. Sakto pala siyang 500. Alam mo yun, naggastos ka ng 500 pesos lang para sa mascara lang. So, dapat talagang maganda to. Ayan yung itsura niyo, diba? Yayamanin. Yes. Ang ganda. Ang ganda ng packaging. Ah, may claims ba siya? So, ang sabi dito, provide silky volume in one coat. Intense at the gaze, soft to the touch. Sige. Yung itsura niya. Uy. Ayan. May amoy siya. Amoy mascara. Ito yung itsura nung bristles niya. Hindi ako magka-curl pala. Para makita talaga natin yung effect niya. Yan. Kaya sinabi ko kanina na hindi tayo mag-eyeliner para makita natin kung gano'n siya ka-volume, kung gano'n siya ka-lengthening. So, ilagay na natin. Wiggle-wiggle lang natin. First layer pa lang to die. Okay. Try natin. Pangalawang layer. OMG. Yung, wait lang. Yung effect niya sa mata, alam mo yung parang spider? Dapat niya siyang itry. So, this is how my mascara looks like. Ang ganda ng mascara nila. As in, super. Try kong maglagay dun sa ilalim ng lashes ko. Kaso mahirap siyang ilagay. Pang-apply sa lower. Kasi medyo makapal to. Ang tricky niya i-apply sa baba. Parang ganito yung pangarap kong natural lashes ko. So, magta-tight line lang ako. And yung gagamitin kong tight line is for Maybelline pa din. So, itong product na to. Ayan, para mas fuller tignan yung ating mata. So, ayun, magta-tight line lang ako. Yung Maybelline na Hyper Tight Liner. Ang ganda ng mata natin today dahil sa Lash Paradise na ito. Ang ganda, sulit yung 500 ko dito. 7.6 yung weight niya. Hindi ko lang alam kung waterproof ba ito, smudge-proof, ganon. Volume and length siya. Ayun na nga. So, mag-move on na tayo. Because we have to. Next product is ito na yung gagamitin natin. Isa to sa mga excited na rin akong itry. Actually, lahat naman excited akong itry dahil syempre, bagong makeup ito. So, ito yung Detail Makeover Contour and Blush Palette. 4-in-1 na siya. Meron na siyang bronzer, contour, highlight, blush. And, so, malalaki itong fans. Itong fans na to ay nabili ko na ng 499 pesos. So, let's see kung worth it ba ito. So, nakalagay din pala dito sa likod na cruelty-free siya, 24 months. Ito ko dito sa ingredients, wala naman siyang paraben. So, it's a good thing. Ito yung itsura niya. May dalawa tayong blush. Pwede natin siyang i-mix. Itong bronzer na ito, contour. So, ang uunahin natin ay sa ating bronzer. Gagamitin ko is ito. Siyempre, itong nakalagay na bronze. Well, bronze lang naman siya, as in pang pa-warmth lang naman. Ito yung side na may bronzer. Ito yung wala. Ito naman yung difference. Ayan, warmth naman niya compared sa side na to. So, sa contour, meron silang dalawang shade. Medyo reddy siya. So, ito yung gagamitin natin. Sakto lang. Yung contour pala. Try naman natin yung blush. I'll be using two shade. Mimix ko na lang silang dalawa. Dalawang art. So, mix natin itong dalawang to. So, ang next naman is a highlight. Ayan. Try natin muna iswatch. OMG. Grabe yung pigment. Nga pala, dalawa yung highlight na meron ako dito. Grabe, sobrang pigmented. Oh my gosh. Para na siyang eyeshadow. Gravity. Ngayon ko lang kasi talaga siya na-try. OMG. Pang malakasan yung highlight ng Detail Makeover. Okay, meron akong isang highlight dito. Itong Wet n Wild. Nahirapan ako ano itatry ko, pero try ko siyang ilagay dun sa eyelids ko. Try lang naman natin, no? If nag-work, edi okay. Kung hindi, okay lang din. Pang eyeshadow level. Okay na okay itong palette na to. Pwede siyang pang-highlight, bronze, contour, blush, at saka eyeshadow. O, diba? Itatry natin sa ating face. Focus, please. Hoy! So, ang next naman is sa highlight. Gagamitin ko siya sa aking face. Okay? Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in the shade Blossom Glow. Try natin siyang
swatch. Ayan siya. Ang effect niya is parang, alam niyo yung parang basa lang, ganon, yung glow niya. Ayan siya. Pansin ko lang pala na mas marami ka palang ilaw, mas mainit. Ito yung sinasabi kong effect ng Wet n Wild. Parang kumikintab ka lang, ganon. And sobrang pino nung glitters niya. Para sa ating lips, meron akong itatry na lip tint. Lip tint lang ito. Bala kong gumawa ng best lip tint, parang best affordable lip tint, ganyan. Marami rin akong nabasang review and nagre-request na gumawa ako ng review nito. Pero ayun, dito ko na lang siya gagamitin. Ito yung Vice Cosmetics na lip tint. Water Gel Lip and Cheek Tint, 3.5 ml. Nabili ko siya ng 145 pesos. Ay, nag-shade nito is Kyondi. Bala ko din sanang bumili nung Colorette. Marami din nagsasabi sa inyo. Nagbabasa kasi talaga ako ng comment. Nabasa ko doon na itry nyo po yung Colorette. Maganda po yung lip tint nila. Available kasi yun sa SM Bacoor. Ito kasi nabili ko siya sa SM Molino, kaya medyo malayo. So, ang ginawa ko, ito na lang muna yung itatry ko. Para at least, alam ko kung okay ba itong lip tint na to. Yan siya. So, swatch lang muna natin siya. Ah, ayan yung shade. So, yung packaging niya, sobrang simple lang. Ombre, gano'n. Wala akong ginamit sa aking lips, hindi ako nag-lip balm. Sana hindi siya drying, kasi yun yung case ko. Problema ko sa lips ko. Water Gel Lip and Cheek Tint. So, kapag naglalagay ako ng lip tint, dito lang, sa baba, hindi ko na nilalagyan yung taas kasi ang kapal ng labi ko. Feeling ko kapag fino-full ko yung lip tint, ang kapal ng labi ko. So, dito lang. Nga pala, diba sinabi ko kanina na mamalat yung lips ko? Binalatan ko siya kanina and pagkalagay ko nito, medyo mahapde. Kasi nga ayun, nagbabalat yung lips ko. Ayun, maganda naman yung shade niya. Hindi naman siya drying sa lips. Hindi ko lang alam in terms of longevity, ganon. Pero, ito yung itsura niya sa lips ko. So, ayun lang. Thank you guys so much for watching. Sana abangan nyo yung aking video, yung best lip tint, ganun. And sana matry ko na din yung Colorette na nire-request nyo rin itry ko. Thank you guys so much for watching. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, comment, share, hit the bell button below para notified kayo para sa aking next video post dito sa ating channel. And nga pala, tinanong kasi ng classmate ko, ganito ba yun. May kwento pala muna ako. Yung classmate ko, nagtanong siya, ano daw tawag sa mga subscriber ko? Sabi ko, wala. Tapos sabi niya, dapat meron kang tawag sa subscriber mo. Yan. Pero kayong bahala kung anong gusto nyo. So, just comment below. Talagang binabasa ko yung mga comment nyo, mga DMs nyo sa akin. So, thank you so much for watching. Bye-bye!